minsan siya mismo yung, yun nga, minsan nagpapahiya sa'yo. Sa maguguran ka na lang, mahalan mo yan, yan. Ipapahiya niya. Kaya malalaman mo na later on, yung intentions na yan, i-correct ng Diyos. At pag kinorek ka naman ng Panginoon, magpasalamat ka. If God exposed something in your life, meaning He will Christ you to correct it. Magpakorek ka, kapatid. Kasi gusto ng Diyos, ang buhay mo, ang journey mo, ay yung journey ng pagpapala. Kasi natin sa Diyos, lagi natin ina-identify sa lagi na gagawa natin kabutihan. Pero kadalasan kasi, nakakalimutan natin na hindi lang kabutihan ang dahilan ng pagiging righteous, kundi yung relasyon mo sa Diyos. Kasi mahirap, pwedeng gumagawa ka ng mabuti, pero totoo, hindi naman talaga yung lakan ng relasyon sa Diyos. So, hindi rin considered yung good deeds to righteousness. Ang tunay na righteousness is a right relationship with God. Ang tanong, kaya nga, sa katotohanan, alam niyo po ba, lahat tayo hindi maliligtas dahil sa mabubuting gawa o dahil sa mabait ka. Maaari nagbibigay ka sa pamilya mo pero wala kang relasyon sa Diyos. Sayang. Ang gusto ng Panginoon, God would like us to live a life that is undefiled, meaning a life that is connected. Alam ng Diyos kung gusto mo talaga lumapit sa Diyos. Pwede sabi ko rito mamaya, sino sa inyo gusto lumapit sa Panginoon? Punta dito, pwede kayo mag-act. Gusto ko lumapit. Pero kung wala yan, hindi yung totoo sa inyo. Kahit may pag-pray mo, kahit magdasal kayo, paglapit sa Diyos, kung hindi totoo yun, sino nga kaya naman doon sa nasabi sa akin? Hindi na akong bibigyan yung jambi bibigyan. Sayang naman. Huwag mong ipagbili yung relasyon sa Diyos at pagkain. Maging totoo yun kasi bakit may blessing yun beyond the natural. So make it real. Make it true. And I believe when you restore your relationship with God. Amen. The breakthroughs of a new joy will come in your life. May bago kang lakbayin na kasama